Idiniklara ng Police Regional Office in Bicol o PRO5 na narasulba na nito ang hindi bababa sa 81% ng mga krimen na naiulat noong taong 2022. Sinabi ni spokesperson Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib noong Linggo na 17,251 na krimen ang naiulat simula Enero 1 hanggang Disyembre 31, 2022. Mahigit 17,000 na krimen na naitala. Sinabi ni Kalubakib, 80% ang nalutas. Itinuturing na solved ang isang kaso kapag natukoy na ang nagkasala, may sapat na ebidensya para kasuhan siya, nakulong ang nagkasala at kinasuhan ang nagkasala sa opisina ng prosecutor o korte ng naangkop sa jurisdiction ay naroroon. Iniulat din ng PRO5 na 963 anti-drug operations ang isinagawa na humantong sa pagkakaaresto ng 254 na high-value individuals at 765 street-level individuals. Siyam na suspect ang napatay sa operasyong iyon habang 96.8 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska. Sinabi rin nito na mayroong 732 na operasyon ang inilunsad laban sa mga loose firearms na nagresulta sa pagkakaaresto ng 332 na katao at 14 na namatay. Nasamsam, isinuko at narecover sa mga lumabag ang 640 na sari-saring baril at 365 na kasong kriminal ang isinampa. Samantala, nasa kabuuang 532,717,000 pesos cash bets ang narecover mula sa 1,713 suspects sa anti-gambling operations. Sa kampanyang pangalagaan ang kalikasan, 631 na individual ang inaresto dahil sa ilegal na pangisda na nagdulot din ng pagkaka-impound ng 38.3 million pesos na halaga ng isda. Ang patuloy na pagsugpo sa ilegal na pagtutroso ay binigyang prioridad din ng unit na may 180 operations at pag-aresto sa 278 na nagkasala at 1.3 million pesos na halaga ng mga tabla at fletches. Ang walang katapusang operasyon ng PRO5 sa paglaban sa insurhensya ay nagpapahina rin sa New People's Army sa pagkakadakip ng 142 miyembro ng rebelding grupo, ang pagsuko ng 258 at pagkamatay ng 33 miyembro. Na-recover din sa internal security operations ang 186 assorted firearms at 202 na explosives. Yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Lois Adiglasan para sa The Newsfeed. The Newsfeed.